bakit Roman Catholic? Ba't pangalan ng Roman nakalagay? Hindi naman ako yung magsasabing ako lang. Kapal lang mukha ng Darwin na to. Number 666, kinsa siya, Pope of Vatican. Tumakatwid pagka mayroong magsasabing iba sa sinasabi sa atin ng pamahala, dapat ba nating paniwalaan? Hindi po. The titles of the Roman Catholic Church that add up to 666. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahan niyan, magbalot-balot ka na. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Kaya sino ba sa atin ang hindi tapat, Bornok? Sige na! Ito ang Fanbusters! Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isang extreme episode ng Factbusters PH. At eto pong episode na ito ay isa pong Holy Week special natin mga kapatid. Tatalakayin natin sa episode na ito ang mga tuligsa ng isang mangaral dito sa Pilipinas dati tungkol sa pagdiriwang ng mga Katoliko tuwing mahal na araw. Oh, pero bago na natin simulan ay meron po akong gustong sabihin sa inyo. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? Mahal ka talaga ng Diyos, ano? Sabi nga sa 3:16 ng Juan, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Klarong-klaro dito, mga kapatid. Dito sa 3:16 ng Juan, mga kababayan, sabi dito, mahal ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya wala pong makapaghihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Katunayan, mababasa po natin yan sa Roma 8:38-39. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat lubos akong naniniwala na kahit kamatayan o buhay, mga anghel, mga pamunuan, mga bagay na kasaluk, mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, maging mga kapangyarihan, kataasan o kalaliman, o kahit anumang bagay na nilikha ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. O, di ba? Larong-laro sa nabasa natin, wala talaga makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, mga kapatid. Tandaan natin na sa linggo ito ay we are commemorating the Holy Week, mga kapatid. Holy Week celebration. Yung Holy Week sa Tagalog po ay sinasabi nating mahal na araw. Pero itong tanong, ano ba ang ginagawa natin tuwing Holy Week? Basahin natin itong aklat na My Catholic Faith na isinulat ni Most Reverend Louis Laravaire Moro. Ito po yung ating mababasa, page 76. Ganito ang ating mababasa. The Church commemorates the entrance into Jerusalem on Palm Sunday. On that day, palms are blessed, and there is a procession in memory of the palms that the joyous people waved at the entrance into Jerusalem of our Lord. Second Passion Sunday or Palm Sunday is the Sunday before Easter. The week following it is called Holy Week. Yan po ang ating nabasa sa aklat. Sige, ipagpapatuloy natin. Sa page 78 naman ay ganito ang ating mababasa. During Holy Week, the Church lives again the passion and death of Christ. Klarong-klaro po, mga kababayan. Ibig sabihin, yung Holy Week, nagsisimula po yan sa Palm Sunday at ating sineselebrate sa Holy Week ang Passion and Death ng ating Panginoong Jesucristo. Yung Palm Sunday, yan yung kung saan nagsisimula yung Holy Week, mga kababayan, ay ating ginugunita yung pagdating po ni Kristo sa Jerusalem. Mababasa natin yan sa 12:13 ng Juan. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera at lumabas sila sa lungsod upang siya'y salupungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos.
pinagbala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Yan po ang ating nabasa at tandaan natin, muling sinasariwa ng mga Katolikong pagdating ni Jesus sa Jerusalem tuwing Palm Sunday. At hindi lang po Palm Sunday ang napapaloob sa Holy Week, Huwebes Santo o Monday Thursday, Biyernes Santo kung saan ginaganap at ginugunita ang pagkamatay ni Kristo sa krus, at Sabado de Gloria ang ating paghihintay sa mangyayari sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Muling sinasariwa ng mga Katoliko ang mga nangyari sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus tuwing Holy Week, mga kapatid. At itong Holy Week, ibig pong sabihin, mga mahal na araw. So kasi nga, week, ano? So maraming days. Kaya pwedeng tawaging mga mahal na araw o yung iba, tinatawag na lang na mahal na araw. So, ito po ang tanong. Diba Holy? Sa Tagalog, yung Holy ay banal. E bakit hindi tinawag na banal na araw? Susuriin natin yan, mga kababayan. E tanong, bakit kasi sa Tagalog yung Holy Week? E tinatawag nilang mahal na araw. O, kung mali po ang yung tinatanungan, iba pong yung isasagot niya. Kaya dapat, magtanong tayo sa Katolikong eksperto, hindi po sa ibang iglesia, kagaya ng ginawang ito ng Katoliko sa isang mangangaral ng Members Church of God International. Pakinggan ninyo yung sagot niya. Ito, Eliseo Soriano. Sa sagot niya, kung bakit mahal na araw ang tawag. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Ganda ka, Brother Soriano. Gusto ko po sanang magtanong sa inyo kung yun pong mahal na araw ay ginaganap pa mo ng dating daan. Yun po bang mahal na araw pag dumarating yun eh? Yun po ba isine-celebrate pa ninyo? Alam niyo sa amin ho, lahat ng araw mahal. Opo, totoo po sana. Eh pagka isang linggo lang ang mahal na araw, eh pangit naman ang buhay mo. Opo. Meron mo sa 365 days, lima lang yung mahal na araw sa'yo. Opo. Eh lahat po ng araw dapat mabuti. Pakinggan niyo, kung ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, opo. Lahat ng araw mahal. Nasa opo. Awit po yan. Pakinggan niyo, lagay natin sa ating TV screen, mga kapatid na technician, sa awit. Sapagka isang araw sa iyong mga looban ay mabuti kaysa 1,000. Aking minagaling na maging tagatanod pinto sa bahay ng aking Diyos. Ayon. Pagka nasa bahay ka po ng Diyos, nasa sakop ka ng Diyos, eh yung isang araw sa kanyang looban ay mas maigi kaysa sa 1,000 na wala ka sa looban. Kaya pagka nasasakop ka po ng Diyos, bawat araw mahalaga. Opo. Mahalaga pa sa 3 taon sa labas ng bahay ng Diyos. Kaya yun pong batayan ko. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa mahal na araw ng Katoliko. Dahil lahat ng araw ay mahal. Opo. Kung ikaw ay nagsasadyos, kapatid. Opo. So maraming salamat. Salamat po. Aba, grabe naman yun si Eliseo Soriano. Ano? O, sabi ni Eliseo Soriano, hindi daw siya naniniwala sa mahal na araw ng mga Katoliko dahil lahat ng araw daw ay mahal. Ba? Ganun ba yun? Grabe naman yung sagot. O ulitin natin na tanong, bakit sa Tagalog ang Holy Week ay tinatawag nilang mahal na araw at hindi po banal na araw? Ito, meron po tayong nakita sa internet. Galing po ito, yung pahayag na ito, galing po sa pari ito. Nabasahin ko lang sa inyo, no? Sabi dito, para sa ating mga Kristiyano ay mahal ang mga araw na itong darating. Sapagkat sa mga araw na ito ay pagninilayan natin ang pagtubos sa ating Yesus sa pagkaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay of great value. Sapagkat tinubos tayo ni Yesus sa halagang hindi maaaring tumbasan ng sarapi, kundi sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. Oh, yan po yung explanation ng pari ng Iglesia Katolika. Mga kababayan, klaro naman dito. Yung mahal, ibig sabihin, yung value nung pagkamatay, paghirap, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, klaro naman yan. Katunayan, dito po sa 1 Pedro 1:18-19, ganito ang ating mababasa. Alam ninyong tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo
sa inyong mga ninuno. At ang ipinantubos sa inyo'y hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo tulad sa korderong walang tungis at kapintasan. Klarong-klaro mga kababayan, no? Yun pala yung value ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na ginamit doon sa krus kung saan siya ipinako. Kaya alam na natin ang sagot mga kapatid kung bakit mahal na araw o mga mahal na araw ang dapat na isalin sa Tagalog yung English phrase na Holy Week. Dahil ginuginita ng mga Katoliko ang pagbayan ni Kristo sa mga kasalanan natin, ang kanyang mahal na dugo. E bakit yung dugong yon naging kabayaran? Basahin natin yung 6:23 ng Roma. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Klarong-klaro, mga kababayan, yung dugo na ipinantubos ng ating Panginoong Jesucristo, yun yung pambayad sa ating kasalanan. Kasi kung hindi niya yung ginawa, mga kapatid, sigurado, kamatayan, eternal death, yung ating kahihinatnan, mga kababayan. Kaya, ginugudita ito ng Iglesia Katolika. Yung Holy Week, o mas tinawag ng mga mahal na araw, ay pwede rin tawaging Semana Santa. Kaya sa sinasabing ito ni Eliseo Soriano, napakalayo ng sagot, Busted! Yan! Mali! Palpa! Talaga. O grabe yung kanyang sinasabi, pero mali, mga kapatid. Ngayon, sabi nga sa Biblia, sa 14:5 ng Roma, ganito po yung ating mababasa, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala na mangpare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. So kung yung sinasabi ni Soriano na lahat ng araw daw ay pare-pareho, o kanya ng paniniwala yon. Pero dapat respetuhin niya yung paniniwala natin na may pagpapahalaga tayo sa iilang araw, yung mahal na araw na yon, na mas mahigit kaysa sa ibang mga araw. Kaya dapat pong respetuhin mga kababayan. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Kaya base sa talatang ating binasa, sana respetuhin na lang ni Mr. Eliseo Soriano at yung ibang mga sekta ang pagpapahalaga ng mga Katoliko sa mga mahal na araw. Ngayon, punta naman natin itong obserbasyon natin mga kapatid. Ano? Ipapakita ko po sa inyo. Noong mga nakaraan, kung mapapansin ninyo sa screen, ay iba't iba po ang pagdiriwang ng Holy Week. Ibang araw nagsisimula, ibang araw din nagtatapos. Halimbawa po mga kapatid, ano? Noong 2020, nagsimula pong Holy Week noong April 5, Linggo po yan. At nagtapos noong April 11, Sabado. Tapos noong 2021, mga kapatid, naging March 28. Nagtapos April 3. At ngayong 2022, April 10, nagsimula, magtatapos April 16. Heto ang tanong, kung naobserbahan nyo kanina, bakit paiba-iba po ang petsa ng Holy Week? Tanungin nga natin si Mr. Eliseo Soriano. Sige nga, pakinggan ninyo ang kanyang sagot. Patungkol dito, mga kapatid. Tanong ko lang po, malapit na po ang mahal na araw. May katotohanan po ba ito? Alam nyo, hindi ba kayo nakakahalata sa mahal na araw? Yung mahal na araw ng Katoliko, iba-iba eh. Minsan Abril, minsan Marso. Bakit yung kapanganakan ni Kristo laging December 25? Di ba? Imbiski naman kayo talaga eh. Ano ba? Ano po ba pakapanganakan nyo kapatid? Huwag kayong magagalit. Anong buwan ng araw? November po. November? 18. Di ba sa November 18, magdiriwang kayo ng kaarawan? Sa susunod na taon, kailan kayo magdiriwang ng kaarawan? November 18 din. Laging November 18. Bakit yung si Kristo, yung kamatayan niya, laging Biyernes? Hindi ba kayo nakakaisip? Ba't laging Biyernes? Yung November 18, yung November 18, paaring pumatak ng Linggo yun, papatak yun ng Lunes, Martes, Miyerkules. Bakit siya kung mamatay, laging Biyernes? Isa makatuwid po, hindi totoo yun. Kayo na bahalang humatudog. Laging Biyernes ang patay eh. Dapat kasi kung minsan, malilipat ng ibang araw.
Halimbawa, November 18 ang kapanganakan nyo, laging November 18, pero iba-ibang araw ang pumapatak yun. Ganun ang takbo ng taon eh. Eh, ba't naman si Kristo, ting mamamatay Biyernes? Hindi na naalis sa Biyernes. Kaya para maitaman laging Biyernes, naiiba. Minsan Abril 2, minsan naman Marso 28, minsan naman Marso 23. Pag maaga ang pasok ng Kwaresma, sabi. Eh, hindi ba lukuhan yun? Aba, grabe naman yan, mga kababayan, itong sinasabi ni Eliseo Soriano, no? Ayon sa kanya, kalokohan ang pagdiriwang ng mahal na araw ng mga Katoliko dahil hindi naaalis sa Biyernes ang pagdiriwang ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Eh, grabe talaga yung mga sinasabi ni Eliseo Soriano, no? Pero, etong tanong, babalikan natin yung tanong. Bakit pa iba-iba ang petsa ng Holy Week? Eh, tingnan natin. Una-una, gusto ko lang pong ipapansin sa inyo, isa po sa mga araw sa Holy Week ay ito pong Monday, Thursday. Sa Monday, Thursday o sa Huwebes Santo, ating pong inaalala ang Last Supper na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga apostol. Eh, ito po yung tanong, mga kapatid. Kailan ba nangyari itong The Last Supper? Papasahin natin sa Biblia. Dito po sa 26:17 ng Mateo, gagamitin ko po yung salin na Amplified Bible Classic Edition. Ganito po ang ating mababasa. Now on the first day of unleavened bread, Passover week, the disciples came to Jesus and said to him, "Where do you wish us to prepare for you to eat the Passover supper?" Klarong-klaro po mga kababayan, dito po sa nasabing talatang ito. Yung Last Supper nangyari sa unang araw ng Unleavened Bread or Passover Week. At mula dito, mga kapatid, alam nyo ba na yung Passover Week ay paiba-iba po kada taon base sa mga Hudyo, ano? Itong Jewish calendar, pakita natin sa screen, itong iba't-ibang araw po kada taon ito, mga kababayan. Kung nakikita ninyo, ayan, no? So, paiba-iba po yung araw ng Passover Week, mga kababayan. At noong 325 AD sa Council of Nicaea, napag-usapan ang tungkol nga sa magiging talaan kung kailan ipagdiriwang ang Holy Week. At ayon po dito, ang Easter Sunday po ay ipagdidiriwang ng Iglesia Katolika sa unang linggo pagkatapos ng full moon sa Spring Equinox, mga kapatid. Kaya wala naman palang problema dahil ipinagdiriwang lang natin ito base po sa nakatala sa banal na kasulatan. O, ganun po yun mga kapatid. So, heto ang tanong. Ibig bang sabihin ito, noong 325 AD lang nagsimula ang pagdiriwang ng Holy Week? Kasi yan yung style ng iba eh, ano? Sige, papasahin natin itong aklat, Britannica Encyclopedia of World Religions na isinulat noong 2006, page 417 ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa at mas mainam, iisa-isahin po natin. Sabi dito, Holy Week in the Christian Church, week between Palm Sunday and Easter, a time of devotion to the Passion of Jesus Christ. Ayon dito, in the Greek and Roman liturgical books, it is called the Great Week because great deeds were done by God during this week. O, di ba? So, ibig sabihin, nung mga unang mga aklat ng simbahan, itong mga Greek and Roman liturgical books, ay yung tawag po sa Holy Week ay Great Week. Great Week po yung tawag. Ayon po sa Encyclopedia of World Religions, Great Week kasi great deeds were done by God during this week. Eh, tama naman, ano? At isa nga sa mga patunay na tama ang statement na ito ng Encyclopedia, mababasa natin sa Apostolic Constitutions, Book 8, Chapter 1, Paragraph 33. Ganito po ang ating mababasa. Let slaves rest from their work all the great week and that which follows it, for the one in memory of the Passion and the other of the Resurrection. And there is need they should be instructed who it is that suffered and rose again, and who it is permitted him to suffer and raised him again.
let them have rest from their work on the ascension, because it was the conclusion of the dispensation by Christ. Klarong-klaro po, yung Holy Week, at binigyan na nga ng description dito sa nasabing paragraph na ito, ay tinawag na Great Week. At tama nga ang sinasabi ng encyclopedia. Ipagpapatuloy natin. The name Holy Week was used in the 4th century by Athanasius, Bishop of Alexandria, and Epiphanius, Bishop of Constantia. So dalawa po sila, si Athanasius at si Epiphanius, mga kababayan. Sila po yung unang gumamit ng salitang Holy Week, mga kapatid. Originally, only Friday and Saturday were observed as holy days. Later, Wednesday was added as a day on which Judas plotted to betray Jesus. And by the beginning of the 3rd century, the other days of the week had been added. Oh, klarong-klaro po, ibig sabihin, umpisa pala ng 3rd century, doon na nagkaroon ng pagdiriwang sa ibang araw ng Holy Week. Pero, originally talaga, Good Friday and Black Saturday yung unang mga ipinagdiriwang talaga, mga kababayan. Isinali na lang itong Thursday, Wednesday, ganun po, mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. The pre-Nicene Church celebrated one great feast, the Christian Passover, on the night between Saturday and Easter Sunday morning. O, klarong-klaro po, bago pala ng nangyari noong Council of Nicaea, 325 AD, nagkaroon po ng tinatawag na One Great Feast, itong tinatawag na Christian Passover, yan po ay ginaganap on the night between Saturday and Easter Sunday morning. At klarong-klaro po na talagang yung Holy Week pinagdiriwang ng Iglesia Katolika. By the later 4th century, the various events were separated and commemorated on the days of the week on which they occurred. Judas' betrayal and the institution of the Eucharist on Monday, Thursday, the Passion and Death of Christ on Good Friday, His burial on Saturday, and His resurrection on Easter Sunday. Klarong-klaro pala eh. Ganun talaga. So, meron pong evolution kung paano ipinagdiriwang at iginugunita ang pagkamatay at ang pagkabuhay at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo. Eh, klaro naman pala. Eh, wala naman palang mali, ano? Kaya base po sa kasaysayan, tunay nga na ang mga unang Kristiyano ay inaalala ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi yan kalokohan, Mr. Soriano. Kaya, busted yan! Palpak! Naku, mali-mali. Talaga. Kaya, ang masasabi ko, mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Ating bigyang alaala ang pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesukristo sa krus, mga kapatid. Anong masasabi ninyo sa ating episode nyo? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na Holy Week Specials, ako po si Kaburno at ito ang Factbusters!